Hello po sa inyong lahat at welcome po ulit sa ating panibagong piano tutorial. At ngayon po ay mag-aaral po tayo ng tungkol sa key signatures. At itatry ko po ang best ko po na mag-turo po ng medyo lively. Kasi nung nakaraan, yung dalawang lesson ko po ay pinanood ko. Kaya lang medyo nakakaantok. Kaya alam ko po, medyo baka inanto kayo, pasensya na po. Sana hindi kayo nakatulog sa gitna ng lesson. So, ngayong araw po na ito ay pag-aaralan natin ang key signatures. Ano nga ba yung key signatures? Yung key signatures, yun po yung nagde-determine kung ano ang key ng isang kanta. So, yun yung mga nakikita nyo sa pyesa na sharps and flats, katabi po kadalasan ng clef sign. So, yung key signature po ay meron po tayong tinatawag na accidentals, no? Sa term po yun sa music, accidentals. In Tagalog, aksidente. Hindi, joke lang po yun. Hindi talaga aksidente. Pero accidentals, yun ay sharps, flats, and natural sign. Yung sharps and flats po, yun yung malalaman natin kung ano yung mga nasa key signatures na naka-flat at naka-sharps. At dito po sa key signatures, mare-remind po kayo nung elementary days, 'di ba sa Pilipinas, yung mga teacher po natin. Ang pinapakabisado nila sa atin sa pagdating sa music, yung mga music teacher, meron pong key signatures. So magkahiwala yung sharps at saka yung flats. Ang key signatures na pinapakabisado sa atin yung parang merong acronym, yung mga go down and eat before father comes para sa mga sharps, sa grupo ng sharps. Sa grupo naman ng flats, fat boys eat apple during good climate. So maganda nakabisaduhin nyo din yung acronym na yan para malaman nyo kung ano yung mga key na nasa grupo ng sharp or nasa grupo ng flat, di ba? At yung maganda po sa music kasi yung mga naka-assign na sharp and flat, hindi po yan nagbabago. Ibig sabihin, naka-fix na po yung nota or mga sharps and flats na nandiyan. Kaya may forever ang music. Katulad ng love, may forever, sabi nga nila. So paano natin makaikokonek ang tinatawag nating circle of fifths? So kung maalala nyo po dun sa previous na video ko, diniscuss ko po dun kung ano po yung major scale. At kung ano yung diatonic scale. So yung diatonic scale kasi meron po tayong C interval, interval from C to G. So, middle C, papunta sa G. Kung maalala nyo po yung C major scale. So, C, D, E, F, G, A, B, C. Yan ang C major scale. So, from C to G, 1, 2, 3, 4, 5. Sa music po, may term na tinatawag na perfect fifth. Itong C to G interval, yung agwat niya, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin po nun ay merong pitong semitones or half step. Pagka ibig sabihin ng perfect fifth. So, ang gagawin po natin, kung makita nyo po sa screen, meron po kayong makikita na circle of fifths, yung mga chords at mga key signatures. So, yan po ang mga yung po ang mga makikita natin na tatandaan natin para hindi tayo malito. Kasi minsan, di ba, pag tumutugtog tayo, meron po tayong mga key signatures. At saka, para malaman natin kaagad kung ano yung chords na dapat nating i-play. Sa doon sa mga major scales na yun. So, ito pong mga gagawin muna natin sa circle of fifths. Puro major po ito. Okay? Kasi meron ding minor. Merong relative minor ang mga major keys. Medyo madami lang po talagang terminology. So, from C, C po, ang gagawin po natin, from the C, kasi wala itong sharp or flat eh, yung C major, yung key of C. Wala siyang, tinatawag din natin siyang key of C or C major. So, bibilang po kayo ng pito sa taas ng C. So, hindi kayo magbibilang mula sa C, sa taas ng C. So, unang black key. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama, papuntang kanan, G, di ba? So, G. From G, bilang ulit ng pitong half step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama. D. And from D, adjust ko lang po ng konti para makita ninyo sa screen. From D, bilang ulit, taas ng D.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, A. Sa taas ng A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E. Tama po, diba? Adjust ko lang ulit. From E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, B. From B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F sharp. Correct. Adjust ko lang po. F sharp. So, sa taas ng F sharp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C sharp. Pag natapos na ninyo ang sharp na group, ay hinto mo po muna kayo sa C sharp. Balik kayo ngayon sa middle C. Pagdating sa middle C, bibilang naman kayo pakaliwa para doon sa mga flat. So, galing sa middle C, hindi ulit kayo magbibilang mula sa middle C. Susunod na nota sa kaliwa nun. Yun ay B. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama po. Diba? F. Okay, from F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B flat. Okay, adjust ko lang dito para makita sa screen. From B flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E flat. Tama. From E flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A flat. Adjust ko lang po ng konti. A flat. Pakaliwa ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D flat. From D flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G flat. And then from G flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C flat. Yung C flat po ay note na B. Yun. Okay? So, yun po ang circle of fifths. So, maganda po na makabisado ninyo yung key signature natin. Yun po yung sinasabi nating circle of fifths pagdating po sa mga pag-aaral po ng sharps and flats. Kung ano yung mga key na naka-sharps at kung ano yung mga key na naka-flats. So, sana po ay meron po kayong natutunan at nadagdagan yung inyong kaalaman pagdating sa music, pagdating dito po sa circle of fifths at mga key signatures. So, maraming salamat po sa pakikinig at sana po sa susunod ay marami pa kayong matutunan at sana makagawa pa ako ng mga video. Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless and stay safe po.